Dahil nga nangitlog na itong BPR natin ng walang lalaki kasi nasa isang linggo na siyang nakakulong dito, ipapartner na natin siya sa lalaking BPR para maparami na natin itong BPR na to, i-breeding na natin. Dahil nga dito ko i-breeding yung BPR natin, plano kong ilipat itong mga pato natin dyan sa loob. Kasi malalaki na naman sila, nasa mag-iisang buwan na rin itong mga anak niya. Pwedeng-pwede na to. At saka healthy naman. Ililipat ko lang muna itong mga pato natin para dito natin i-breeding yung BPR natin. Para maparami na rin natin yung BPR. Kasi nangitlog na nga siya. Yung kanina, yung nakita natin na nangitlog na siya. Sayang naman kung patuloy siyang mangingitlog nang wala siyang partner na lalaki. Yan, nalipat na nga natin yung mga pato natin. Ang kagandahan yan ay makakapaglaro na sila dito. Mas malawak na yung area nila. At saka ngayon naman ay ililipat na natin yung BPR natin. Ilalagay na natin sa breeding area. Ito na nga sila. At itong BPR natin, nagbibinata pa lang. At pero sumasampa na siya. Hindi pa siya gaanong malaki. Kasi nga hindi pa nag-matured masyado. Pero kung ikukumpara sa babae, talagang maliit yung babae para sa kanya. Yan, at sana ay maging maganda ang resulta ng pag-breeding natin sa kanila. Kasi kanina, talagang nasampahan niya na, okay na yon kasi mangingitlog na siya. At kung sakali mang mangitlog siya, meron ng laman. At nilagay ko nga pala dito yung itlog niya na nauna para alam niya na dito. Alam niya dito na dito siya mangingitlog. Yan, super dark brown yung itlog niya. Susubukan nating ilagay siya dyan para alam niyang dyan siya mangingitlog. Yan, para alam niya. Ang nilagay natin dyan ay yung mga dahon ng anahaw at saka naglagay din tayo ng lemongrass. Lemongrass na ano. Yan, parang gusto niyang pumisto. Ibig sabihin, alam niya na kung saan siya mangingitlog sa susunod. Yun, tapos na nga natin ma-breeding yung BPR natin. Ngayon naman ay papakita natin yung nakipag-swap sa atin ng trio na Rhode Island Red. Siyempre, masaya tayo kasi may bago tayong alaga na Rhode Island Red na naman na pwede nating i-breeding sa mga manok natin. Manok natin na Rhode Island Red din. Swap, swap. Ha? Iba no? Oh. Mana na na sa ano? But asa na na ilan nakuha? Pili lang dira. Araw, natapad sa brown. Namas, oh ara. Murag si kanbats ko na siya, pero okay lang man yapon. Pero may padakon ba? May puti yapon? Wala. Nang isa ara. Ara. Sige laksin. Lasuta lang. Diyan mo na itong mga first bats ba? Wala kulay? Wala, okay. Goods na? Ayan, trio. Yan eh, para iwas gin sakit. Ito nga yung mga sinwap ng kaibigan natin. Trio to, kaso lang nakatakas yung isa. Dalawang babae at isang lalaki. Para iwas inbreeding tayo. At makakasimula na rin tayo ng panibagong breeding. Dahil papakawalan na lang natin sila. Nilagyan ko na lang ng sinyalis at paa. Para kung sakali magbreeding na tayo ay madali lang natin silang makikita. Para ma-enjoy nila yung pre-range batang-bata pa mga province life. Nasa 4 months old pa lang to siya. Ang kagandahan ay matakaw siya sa mais. Ito naman yung isang babae. Yung isang babae kasi nakatakas na. Pero okay lang yun kasi white legs. Siya lang yung white legs dito. Yan, nilagyan natin ng palatandaan yung mga paa nila. Para yun nga, para pag mag-breeding tayo, hindi siya mawawala. Madali lang natin silang makita.
Ang kagandahan kasi sa pakikipag-swap ng manok mga ka-province type ay iwas inbreeding tayo. Kaya nakipag-swap tayo kasi siyempre pure black Rhode Island red yung mga manok niya na sa ibang lugar nila nakuha. Magkaiba tayong napagkunan. Siyempre yung lalaki niya kasi trio, dalawang babae, isang lalaki. Ang gagawin natin sa lalaki niya ay ipapartner natin sa dalawa nating babae na mula dito sa breeding natin para iwas inbreeding. Tapos yung dalawang babae niya ipapartner na naman natin dito sa ano, dito ko siya ipapartner sa binata na Rhode Island Red natin. Ito yung first batch ito ng Rhode Island Red natin na inaalagaan sa mula sa breeder natin na trio. Ngayon ay malalaki na talaga sila, yung ibang babae nangingitlog na. Pero yung ito kasing lalaki nila mga province life na sinwap sa atin ay medyo nagbibinata pa, siguro mga isang buwan or dalawang buwan pa natin ito magagamit. Pero okay lang mga province life kasi tuloy-tuloy naman yung pagbreed natin. At yun lang yung kagandahan, mas mapaparami na natin yung manok natin kasi tatlong trio na yung gamit natin ngayon. Siguro mga isang buwan pa ay magagamit na natin ito sila lahat. At siyempre tatlong trio na. Napakabilis na yung dumami. Isang trio nga lang sa pinagmulan ng mga manok natin ngayon ay napakarami na nila. Ano na lang pag tatlong trio na. Yun, at sigurado akong mapapabilis na natin yung pagbreeding mga province life kasi tatlong trio na yung gamit natin. Yung isang trio pa lang na chinaga natin na paramihin ay nasa 50 plus na yung mga Rhode Island Red natin. Ano na lang pag tatlong trio na. At saka siyempre nagbreeding na nga rin tayo ulit ng ay na naman ng ano ng BPR. Yun yung kagandahan. At saka yung Black Astral Orb natin ay tuloy-tuloy lang. At sa mga mayroong BPR dyan at saka Black Astral Orb na gustong mag-swap na kayang-kaya lang yung medyo malapit sa atin, swap, makikipag-swap lang tayo para iwas inbreeding. Yun, masaya lang tayo mga ka-province life kasi sa mahigit isang taon na proseso ng pagpaparami ng manok natin. Kasi dati nga wala tayong incubator, wala akong incubator, pinapalimlim ko lang sa mga native. Minsan hindi masyadong nalilimliman ng maayos. Yung native naman natin, tinatanggal ko yung itlog para maipalimlim ko lang yung mga itlog ng Rhode Island Red natin, Black Astral Orb. Sayang yung mga native mga province life, pero syempre nagkaroon na tayo ng incubator ngayon, dalawang incubator na parami na natin. Mahigit isang taon din tayong nagbreeding dati na ano, nang walang incubator. At ngayon nga ay meron na, okay na parami na natin. Sana ay tuloy-tuloy lang yung magandang breeding natin, lalo na pa naman ngayon ay tag-ulan, tapos pag uminit, sobrang napakainit. Sana ay maparami pa natin to ng tuloy-tuloy sa siyempre sa tulong din ng mga idol natin na mga breeder na tinitingnan natin, pinapanood natin, gaya ng Secretary Manny Piñol, nagpaparami ng manok, Jigger Villaporta, si Jake Denver Official, at saka si Manok Tambayan, at mga marami pang iba mga province life na na-inspire tayo sa pagpaparami nila ng manok. Siyempre ganun din tayo na gusto rin natin dumami to. Kung baga nga ilang taon nating hinintay to, ilang taon ko tong ano chinaga na maparami mula sa pagpapalimlim ng mga itlog nila sa mga native na manok hanggang nakapagbili nga tayo ng incubator. Matagal, medyo mahirap dahil nga sa walang gamit, wala tayong gamit dati, pero ngayon ay kayang-kaya na mga province life. Shoutout muna tayo, shoutout nga pala kay Ariel Albirastin. Pa-shoutout Boss Anwar shoutout sa iyo Boss Ariel. Friend Bolfa, shoutout sa iyo from Masbati. Lagi daw siyang nanonood ng mga video natin. Halos lahat po ng vlog daw natin, video natin ay pinapanood niya. Napakamaraming salamat sa iyo ka-province life. Yun, shoutout din kay Rainer Guray, maraming salamat. Halos lahat ng mga nakaraang shoutout natin ay halos mga bago, nagpapasalamat tayo dun kasi ibig sabihin marami tayong bagong ka-province life. Shoutout din kay Kenneth Mulihon, lagi daw siyang updated sa mga video natin, maraming salamat kung ganun, napakasulid nyo, mas lalo akong ginagawa natin dito sa farm.
Shout out Ma'am Lia Sabala, maraming maraming salamat. May maliit din daw siya na chicken farm katulad natin. Maraming salamat sa pagsubaybay, Lia Sabala. Shout out sa iyo. Yun nga, maraming maraming salamat mga ka-Province Life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa suporta niyo mga ka-Province Life, dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo, at dahil nagugustuhan niyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shout out, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.